Hindi ko ulit ako. Hello, kumusta? Yo, kumusta? Ako nga pala si Tenten. At marahil hindi tayo lubos sa magkakilala. Gayunpaman ay samahan mo ako. Maglakbay patungo sa Amadeo, Cavite. Matapos ang ilang buwan ng pangingibang bayan, ay samahan niyo akong makipagbanding muli sa mga kaibigan nating tuktokeros. Mag-camp sa wild camp ni Wild Tuktok at kilalanin ng personal si Sir Arthur ng Wild Tuktok Adventure Philippines. Alamin ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa amin sa mga munti naming paglalakbay. At ikit sa lahat, ay tuklasin ang kahalagahan ng kalikasan upang mabawasan ang masasamang epekto ng kalamidad tulad ng volcanic smog. Muli, ako nga pala si Tenten. At tara, samahan niyo ako sapagkat meron akong kwento. Mahigit 2 buwan din akong ng ibang bayan dala ng isang oportunidad. Kung kaya't isang linggo pa lang ang nakakalipas, sa aking pagbabalik ay agad nating tinagpo ang mabubuti nating kaibigan. And on the way tayo, papunta ngayon sa Tagaytay. Tatagpuin natin yung mga kaibigan nating tuktokeros. Sila Max, sila Going Giddy at si Arden. So, tingnan natin kung ano yung magiging kaganapan namin overnight and until tomorrow. Kasalukuyan, mapapansin nyo na evident pa rin yung smog dito sa Batangas City. So, nagkameron kasi ng advisory na nag-iimit ng smog ngayon ang Taal Volcano. Sana maging maayos po ang lahat at mag-ingat po tayo. Pasado alas 7:30 na rin ang gabi nang marating ko ang Tagaytay. At kapansin-pansin pa rin ang volcanic smog sa mga oras na iyon. Kung mabibigyan ko station ng GoPro, pero napaka-usok, napaka-kulabo. Kulabo talaga, kulabo. Makarating kila Ma kay agad kaming lumisan upang magtungo sa wild camp ni Wild Tuktok sa Amadeo, Cavite. Doon ay naghihintay na sa amin si Sir Arthur. At ito rin ang unang beses namin siyang makakasama. Kung kaya't may dagdag na galak ang munti naming paglalakbay na ito. Si Sir Arthur ang isa sa mga unang tuktok adventurers ng Pilipinas. Taong 2016, nang mabuo niya ang Wild Tuktok Adventure Philippines. Kasama ang kanyang mga kaibigan ay sumasama nilang nililibot ang iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng 3-wheeler Bajaj RE na si Wild. Madilim na nang marating namin ng wild camp ni Wild Tuktok. Kung kaya't hindi gaano napansin ang kapaligiran. Matapos mag-set na camp at magluto, ay sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. At dahil ito rin ang unang beses na muling kaming nagsama-sama, ay ramdam ang galak at matanapig ng bawat isa. Kinaumagahan pagkagising ay doon ko nasilayan ang mayayabong na puno sa paligid. Masarap na simoy ng hangin at mas maliwanag na kapaligiran. Malayo sa kulabong syudad na epekto ng volcanic smog mula sa Bulkan Taal. Masasabi kong marahil ito ang magandang epekto ng mapupunong lugar tulad nito. Malaking kaganihawaan sa kabila ng mga kalamidad na ating nararanasan. Makapagkape at almusal ay isinama kami ni Sir Arthur sa isang malapit na ilog. Ilang kilometro lang ang layo mula sa aming campsite. Sa aming paglalakad ay mayroong nakitang puno ng chesa sina Mac at Arden. At hindi nagatubili ang dalawang kumuha ng bunga nito. Pare, hindi ko sila mabigat yung drone. Tiwala ko talaga ako sa basketball skills mo eh. Yan ay! Grabe ka! Uy, grabe! O, cheso! Solid! Ay, kainin mo na to para dito malaman. Kung dito pa yung mamatay. Hindi natin malalaman kung dito ako mamatay, Arden! Ha? Mamaya na, yung buten. Legit naman kinakain to eh. Akong hirap. Flex mo, Arden! Hindi ko flex mo! Hindi ko makakakak! Try natin bumper set lakas ko, no? Oh. 100% lakas! Ha?
Habang papalapit kami sa ilog ay napansin kong nakayapak na si Mac. So, Mac, kung kaya't akin itong sinayasat. At tinanong kung bakit. Connect with nature tawag niya. Yeah. Kasi yung buong katawan mo, connected talaga. Connected talaga sa nature. Kasi dyan, yung energy mo, makakonect sa nature. So parang marerefresh ka. Pakitaan mo nga kami. Ano, madulas ako sa... Pwede yan. Madulas kahit yapak pare. Halos wala. Saan tayo sa ilog? And... Nakayapak na rin tayo. Kasi medyo madulas yung chinelas natin. At may potential talaga madulas. Uy, puta! Aray! Shit, sarap oh. Di ba? Sabi nga ni Mac, connect with nature. Solid. Sa mga tulad nitong kaganapan, nabubuo ang mga istorya sa aming paglalakbay. Mga simpleng kulitan at tawanan na nagbibigay ng kulay at inspirasyon sa akin para mailahad ang mga kwentong tulad nito. Mga kaalaman at pananaw sa buhay na nakatutulong sa akin bilang mas maging mabuting tao. Sa aking palagay, ang kasiyahan ng isang tao ay nakadepende sa perspektibo nito at kung paano niya tingnan ang bawat sitwasyon sa kanyang buhay. Sa puntong iyon, ay pinili naming maging masaya sa presensya ng bawat isa at sa mga simpleng bagay o karanasan na tulad nito. Ano ka muna? Dito kaya. Baka ilang oras ng pagtatampisaw sa ilog ay lumisan na rin kami upang bumalik sa camp. Makarating sa camp ay nagbanlaw at nagumpisa na rin mag-impake ng mga gamit upang makauwi. Payak man ang munti naming paglalakbay na ito, ay bakas ang tuwa at galak ng bawat isa sa amin. Sa mga paglalakbay kasama ang mga tuktokeros, ay doon ko natutunan na hanapin ang kasiyahan sa mga simpleng bagay o kaganapan sa aking paligid. Muli, ako nga pala si Tenten. At marahil di tayo lubusang magkakilala. Subalit sana ay mayroon kang munting aral na napulot sa dulo ng videong ito. Hanggang sa muli, paalam at ingat. Init na init ka na ba? Ay, parang may aircon. Sarap. Matagal pa naman, mga 77%. Uh-huh. Sarap ng hangin dito sa Etibac, no? Yes. Ito na natin yung ano, pinakamasarap na hangin na naranasan ko. Sarap. Puta!